So yan, good morning. At ito mga kabayan, ha, itong ipapakita ko sa inyong video ay magugulat kayo dito dahil nga umani na naman napakaraming papori itong si Senador Raffy Tulfo dahil sa kanyang ginawang pagre-research kasi na-discover niya na naman ito anyang kabalastugan na ginawa nitong BFAR. Ay kung si Senador Raffy Tulfo pang masusunod ay gusto niya itong mga tauhan sa BFAR ay pagsisibaki na dahil nga ay parang masang-sang ng amoy. May issue kasi ito tungkol sa paninda ngayon na itong nagdeklara ata ng kumbaga naglabas ng kautusan itong BFAR na ipagbawal sa wet market na ibinta itong salmon. Alam nyo na yung salmon na imported na galing sa ibang bansa, itong halimbawa yung pampano at saka itong salmon ipinagbawal. Sa ngayon ay medyo nakarating ito sa pandinig ni Senador Raffy Tulfo at ni research niya at sinabihan niya pa nga dito masang-sang na amoy. Ultimo galunggong, tuloy-tuloy pa rin ang import pala natin, ha? Grabe itong ating sa gobyerno. Sana mabilisang maayos ito yung, kasi alam nyo ang BFAR ay under pa rin niya ng Department of Agriculture. So sana, alam naman natin si President Bongbong Marcos yung gumaganap dyan. Sana maayos kaagad sa madaling panahon na ito. Dahil kung hindi, parang anay ito na sumisira itong mga ganito mga klaseng tao. Ika nga, pag pinanood mo si Senador Raffy Tulfo dito ay pagugulat ka sa mga word na ginagamit niya. Na mismo si Senador Tolentino ay parang hindi nagustuhan yung mga word, dahil nainis na itong si Senador Raffy Tulfo dito sa mga taong ito. Tinawag niya itong masang-sang na amoy at parang nagpaparinig para humingi ng alam niyo na kapitik dito sa mga malaking mga negosyante itong nasa biparaan niya, at marami pa siyang word na ginamit. So, sige, panoorin na natin. Basta paparinig ko lang sa inyo muna. Mayroon ako kasi. Saan ko ba yun? Sige, hanapin ko nga. Saan ko ba yun kinimarkingan itong masang-sang na amoy? Ito ata. Tulfo, that something has to be done. Senator Raffy Tulfo is recognized. Thank you. Ha, ito yung ano. Pero ito yung privilege speech niya na. Parang sineres ko na lang. So let's go, papanood ko na sa inyo itong mga kababayan, itong start ng speech ni Senador Raffy Tulfo. Itong ginawa niyang privilege speech, napakaganda. So huwag niyo kalimutan i-share ang video na ito para makarating sa ating mangingista. Panoorin niyo. Why are they not consulted? Kailangan po natin alamin saan nanggaling ang masang-sang na amoy na ito na ginawa ng BFAR. Or one, FAO 195 is a 20-year-old issuance. Maybe it should be reviewed to be in tune with the needs of the industry. And I have no doubt that our president, that our dear president, Bongbong Marcos, who is focusing on fixing and cleaning the problematic system in the Department of Agriculture and its attached agencies, particularly BFAR, will be on top of this. I'm sure he will have a balanced approach in protecting our local fisher folks, as well as our vendors and consumers with regards to importation of fish and products. And I am warning BFAR to get its act together to implement the law as intended by the legislative. Bawal ang dagdag, bawal sa mga rules and regulations ninyo. And if the problem is importation, fix the importation. Catch the smugglers. Huwag ito matendera sa mga palengke na naghahanap buhay lamang. I will not stand for people parading themselves as protectors of the poor when their act is actually out to benefit the few rich and business interests. Huwag po tayo ganyan. Hayaan nyo naman pong makakain na masarap din ang taong bayan. Maraming salamat po, Madam President. Francis Tolentino. So ito yung konti lang yung paparinig ko sa inyo yung privilege speech ni Senador Raffy Tulfo. Pero ang kasunod na paparinig ko sa inyo, itong interpellation naman, kumbaga yung mga tanong ni Senador Raffy Tulfo, ni Senador Tolentino kay Senador Raffy Tulfo. Kasi itong privilege speech ni Senador
Raffy Tulfo ay lahat ng mga senador dito na nakaupo ay ginulat at lahat ng senador ay nakisawsaw, no? Ngayon lang nila alam itong issue na ito. Ninyo, alam nyo, itong senador na si Raffy Tulfo, siya yung baguhan. Pero siya pa yung nakahukay sa issue na ito about sa BFAR na ito. Imagine mo sila ni Grispo, Binay, kahit itong si Tolentino ay pang second term niya na ito eh, no? At itong si Bongo, nandyan din. Napakarami senador yung mga sila ni ito si Coco Pimentel, na si Coco Pimentel pinakamatador at matandang senador diyan, pero hindi niya na okay. Sabi niya dito ay kino-congratulate nila si itong si Senador Raffy Tulfo dahil ay na-discover ito ni Senador Raffy Tulfo itong issue na ito patungkol sa panggigipit ng bipara niya. So panoorin natin itong interpellation ni Senadora. Maganda ito mga kababayan. Tapos katapos na ito, gusto ko ipaparinig yung mismong yung kanyang privilege speech na buo. So let's go, panoorin natin ito. Part ito ng interpellation. Tino, sir. Alam niyo po, Madam President, tuwing budget hearing, isa lang po ang tinatanong ko sa Department of Agriculture, yung BFAR. Had I known the contents of this privileged speech, which is very substantial and educational for me, I would have prolonged my questioning during that budget deliberation. Mr. President, would you agree that circulars coming from BFAR are not only antiquated but issued in a very non-transparent manner? Wala po nakakaalam, Madam President. Tama po kayo dyan, Madam President. Tama po si Senator Tolentino. Eh, dito nga sabi kanina, masang-sang ang amoy. Bigla na lang nila binago yung original na batas at pinasok nila. Dati kasi kanin lang allowed. Ngayon, allowed na yung mga restaurant, yung mga hotel. At dyan nagkaroon ng kaguluhan since then dahil pati yung mga supplier na nagsusupply sa mga restaurant at nagsusupply sa mga hotel, nagsusupply na yun sa mga palengke. And would the good gentleman agree with me that this alleged importation, which is in question, is part of the 25,000 tons, metric tons, of fish to be imported during the last quarter of this year because of a permit, an order, a fisheries order issued by BFAR. Bahagi po ba ito nung inisyo na fisheries permit ng BFAR, Madam President? Madam President, the answer is no, hindi po kasama yan. May dagdag ko lamang din po, nakakapagtaka, naka-focus lang po sila sa pampano at saka sa salmon. Pero marami po mga imported fish. In fact, yung galunggong po ay ini-import na rin yan. Pero hindi po pinagbabawal yan na mag-itinda sa mga palengke, yung dory fish. At napakarami pa pong mga isda na imported na pwede itinda sa palengke. Pero itong dalawa, salmon at pampano, ay pinatigil nila. At dapat sagutin ng BFAR bakit yung dalawa lamang at bakit sa pagkatagal-tagal ng panahon, 1999 pa yung kanilang memorandum order, ngayon lang namang nila pina-implement. Ano talaga ang tunay na dahilan? Hindi ko kaya, Madam President, yung ginawa ng BFAR ay timing for this Christmas season because apparently it jibes with the poultry ban issued by the Department of Agriculture. Likewise, for poultry products coming from Japan, Hungary, and the United States, Madam President. So, nakakapagtaka, bakit ngayong binan yung poultry, ito namang nabanggit nyo, kagaya nung pampano, Madam President, Your Honor, eh, pinagbabawal din na makarating sa ating mga consumers. So, hindi kaya, hindi lang, I agree with you, Your Honor, discriminatory, hindi kaya pang gigipit na talaga ito doon sa ilan nating mga consumers ngayong Kapaskuhan, lalo na yung mahihirap? I certainly agree with you, Senator Tolentino, Madam President. Tama, discrimination po ito, lalo sa mga mahirap nating kababayan
na mas pipiliin bumili sa palengke ng isda dahil makamura sila, lulutuin nila na pagdating sa bahay versus kapag ito po'y pumunta sa inain nila sa restaurant, sa hotel, mapapamahal sila. And hindi naman lahat po ng mga kababayan natin can afford na pumunta sa restaurant o kumain sa hotel. So talagang discriminatory po ito, anti-poor po ito para sa akin, Madam President. Alam niyo po, Madam President, Your Honor, a few years ago, when I had a land travel going to Ifugao, and coincidentally, Bulwagan ngayong hapon na ito, alam niyo, welcome to the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sabi ko, bakit ng pagtulong at pagsuporta ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ay kulang pa rin ang binibigay nilang tulong of some fish, President, Your Honor. It's now about time that we overhaul BFAR through an amendment of existing fisheries law in such a way that the consumers, the market vendors, the market goers should likewise be, as you mentioned, be consulted in every step of the way, Madam President, Your Honor. I agree with you, Your Honor, Madam President. Kanina nga po, sa programa ni Mr. Ted Filon, umaga, napanood ko po yung interview ni Mr. Ted Filon sa spokesperson ng BFAR. Pinggan niyo to, ha? The guy, bakit ngayon lang after dalawang dekada na? Ang sagot po nung inutil na tagad BFAR, kasi nga raw po, walang nag-implement. Kulang daw po sa implementor sila. At ngayon lang daw po sila kapag-isip. Ulitingin natin yung part na ito, mga kababayan. Kasi nga raw po, walang nag-implement. Kulang daw po sa implementor sila. At ngayon lang daw po sila kapag-isip na ma-implement na yung batas na 1999 pa na ipagbawal na itong pampano at itong salmon. Yun po yung binigay na rason. At hindi po katanggap-tanggap yung rason na binigay niya. So ibig sabihin, napaka-inutil po sila. Tama po kayo, Your Honor, Senator Tolentino, pagsisibakin niya siguro yung mga tao dyan sa BFAR, malami sa kanila siguro, kaya sa sobrang katamaran, baka may kalyo ng mga puwit nila sa kaupo. At baka yung mga ilong nila na barabarahana ng hangin ng air condition sa kanilang kwarto. At siguro nagsilakihan ng kanilang mga tiyan dahil sa kanilang katamaran. At siguro baka nagkagasgas-gasgas na yung kanilang ilong sa kulangot nila. Madam President, with the permission of the good sponsor, perhaps some wordings can be edited by the Senate Secretary, with the permission, of course, of the sponsor, the one Senator Tulfo, to jibe with our parliamentary language here. But wag mo lang editin. Bakit i-edit mo pa yun? Okay naman yung wording niya, eh. Maganda nga yan. Alam niyo, yung mga tao kasi na medyo halang yung kaluluwa, no, mahilig gumawa ng kabalastugan, kailangan makatikim ng medyo masakit din na ano, eh. Medyo masakit na salita, no? O baga mga makatikim, kasi pag hindi nakarinig yan ay hindi rin mahimasmasan yan, eh. Tama naman sinabi ni Senator Raffy Tulfo, walang mali doon sa wording niya, yung nagkalyo yung puwet. Eh, ano ba yun? Masakit ba yung pakinggan? Yung nagsiglakihan na nintyan. Diba? Siguro nagsiglakihan na nintyan dahil gusto mong humingi na. Alam niyo na siguro yung ibig sabihin ni Senador Raffy Tulfo yun. Madam President, ito po, nagtitinginan din sa akin itong mga mayor ng Ipugao. System, our nutritional, kung kailan kailangan ng isda, kung kailan nag-i-import, ay pinagbabawal naman yung pagtitinda sa palengke. So, would the gentleman agree with me that an entire overhaul of this processing should be undertaken right away? Siyempre naman. I agree with you totally, Senator Tolentino, pero para sa akin, in my humble opinion, baka namamasko lang po ito mga taga-BFAR sa mga supplier, mga importer nito mga salmon at pampano. When I say namamasgo, alam niyo na po siguro ibig ko sabihin noon, papakilala kung salitang kanto para sabihin na, hey, kami yung bagong upo rito, kailangan magmano kayo sa amin or else. Yan na nga po, hindi nagmano, pinanguhuli, pinagbawal. Later siguro ililift nila yan kapag nagmano na.
yung mga supplier. Hopefully sana hindi ganun mangyari. And perhaps to advance further the research of this representation, Madam President, perhaps the gentleman from Isabela can also provide us with some data as to what is happening right now in the Zamboanga Peninsula. Kasi nandun po yung kaning industry natin. Minsan po yung mga tamban, pinagbabawal po nila yung mga mangingisda na magpalaot para hindi naman makapanghuli ng tamban para gawing sardinas. Ito naman po yung talagang sobra na dahil ito na po yung pagkain ng ating mga kababayan. Ito po yung pinamimigay during disasters, to be given at the evacuation center. So meron din pong policy ganyan ng BFAR, pinagsasabay, very discriminatory, very random, and as if it is not part of an overall fisheries policy, Madam President. Tama ko kayo dyan, Your Honor. Very clear dito na hindi nagtatrabaho itong mga taga BFAR, kasi kung talaga nagtatrabaho sila, maayos yung kanilang trabaho, eh 1999 pa pala, bawal itong magtinda, itinda itong salmon at pampano, ngayon lang nila in-implement. They know better. Kaya siguro nilang ngayon lang in-implement, meron silang dahilan, malalim na dahilan, masang-sang na dahilan, at sila lang po nakakaalam kung ano yun, kung dahilan yun. So tama po kayo, I agree with you, it's about time siguro magkaroon ng overhaul dyan sa BFAR. Para yung mga matatagal na dyan, wala naman talagang ginagawa, kundi tamad, kailangan matanggal na, mapalitan na. It's about time. Tama. I congratulate, Madam President, ito po ay tuna. Yung pag-slice ng tuna, provide for our countrymen. And I agree with Senator Tulfo that something has to be done. Senator Raffy Tulfo. So, ito na yung privilege speech niya, Senator Raffy Tulfo. Ha? Ito, isisingit ko lang para makita nyo rin ano ba yung nilalaman sa ng privilege speech ni Senator Raffy Tulfo. Bakit ganito na lang yung reaction? Kasi kung pag pinanood natin ng buo ito eh, haba-haba ng inabot ng halos sa umabot ng 3 minutes itong inabot ito. Pero pag itong privilege speech ni Senador Raffy Tulfo, pero pagka ano mo ito ay sa kanya lahat nakatutok itong mga senador dahil napakagaling kanyang yung privilege speech. Agang agaw pansin, ika nga itong mga senador na iba ay sumakay ka agad, diba? Na samantala no, kainis lang dahil nga itong ibang mga senador ay sila yung pinakamatandang senador, pero bakit hindi nila ito na-discover? So ibig sabihin itong ibang mga senador hindi rin nagtatrabaho na kanilang trabaho, diba? Parang kailangan din sila sigurong sibakin dyan. Diba? Kung gaano itong mga nasabi para, ika nga, sabi ni Senador Raffy Tulfo, hindi nagtatrabaho, matagal na sabi para. Imagine mo yung 1999 pa, ngayon lang ipapatupad. So itong ibang mga senador yan ay 19 forgotten pa yan na nandyan, ang tagal ng panahon na. Bakit hindi nila nakita ito? So ibig sabihin, itong mga senador natin na iba, hindi rin pala nagtatrabaho pag alam. Diba? So ito na, ipapanood ko sa inyo yung privilege speech ni Senador Raffy Tulfo. Is recognized. Thank you, Madam Chair. Madam President. Good afternoon, Madam President and my esteemed colleagues. Pasko na at panahon na naman ang sunod-sunod na handaan. Bilang mga Pilipino, may pera o wala, ginagawa natin ang paraan na makapaghanda tayo para sa ating mga pamilya. Gaano naman kaliit ang budget ay nagagawa natin ito ng paraan na maging special ang handaan. Kaya marami ang nagulat nang lumabas sa balita na pinagbabawal na ng BFAR ang pagtinda sa merkado ng salmon at pampano. Mabenta ang salmon at pampano dahil bukod sa malasa na ito, abot kaya pa sa karaniwang mamimili. Kaya naman, nangamba ang mga maliliit at kawawang mga tindera na umaasa sana sa pagkakitaan nila sa pagtinda ng mga isdang ito. Ilang taon na nilang pinagkukunan ng kanilang kabuhayan itong mga isda na ito. Tapos, ngayong kalagitnaan ng holiday season, biglang ipinagbawal. Binigyan lang sila hanggang December 3 para ibenta ang mga ito, at pagdating ng December 4, ito raw ay kukumpiskahin na. At siyempre, nabigla rin ang mga mamimili na nais makapaghain ang mga pagkain ito sa Pasko.
sinigang na ulo ng salmon, salmon belly, salmon teriyaki, fried pampano, paksyong pampano, iniyaw na pampano, hindi pa ba kayo nagugutom dyan? Pasensya na, pero ang mga mayayaman na lang na may perang makakain sa hotel at restaurant ang pwede na makakain ng mga isdang ito. Or, kung gusto mo kumain ito, yung dilatan na lang ang pwede mong bilhin. This is anti-poor, Madam President. What is exactly the basis of BFAR's actions? According to BFAR, the sale and importation of pampano and pink salmon in wet markets is prohibited in Fisheries Administrative Order 195, which was issued in 1999. What exactly is FAO 195? According to FAO 195, the importation of fish and fishery products shall be allowed only when certified as necessary by the Secretary in order to achieve food security, taking into consideration public welfare and safety in consultation with the National Fisheries and Aquatic Resources Management Council. Pero may exception po na nilagay BFAR sa FAO 195. The importation of fresh chilled frozen fish and fishery products for canning and processing purposes, including importation, undertaken by institutional buyers does not require such certification. Ibig sabihin, pwede sa mga hotel at restaurant. Kaya yung mga gustong kumain ng pampano at pink salmon, sorry na lang, sabi ng BFAR, pumunta kayo ng restaurant o hotel para makakain kayo ng masarap na isda na ito. At dahil dito sa mga nakasaad sa FAO 195, anong ginawa ng BFAR? They went to markets informing small fish vendors that they can no longer sell until December 3 to their sell their stocks ito mga pampano at salmon. Excuse me. May tatlong problema po ako dito sa ginawa ng BFAR at sa FAO 195. Una, ang FAO 195 is about the importation of fish and fishery products. Why then in the implementation of the law and FAO 195, itong maliliit at pobre mga tindera sa palengke ang pinaginitan at pinahirapan? Tama. The regulation and campaign should be done in ports and in coordination with the Bureau of Customs. Why are they making a show at wet markets with these fish vendors? Binili lamang naman ito ang mga isda, hindi silang importer. Pangalawa, ito po ang nakakapagtaka. According to this FAO 195, it is based on Republic Act 8550 or the Philippine Fisheries Code of 1998, particularly Section 61, Paragraph C and D. According to the Fisheries Code, fishery products may be imported only when the importation has been certified as necessary by the department in consultation with the FARMC, but as an exception, fish imports for canning processing purposes only may be allowed without the necessary certification. Something smells fishy here, Madam President. No. In the law, the exception from the need of a certification of the necessity to import the CNI only applies to canning processing purposes. Pero sa FAO 195, na isama na po ang institutional buyers like hotels and restaurants. Security. And B, there is serious injury or threat to domestic industry that produces like or directly competitive products. Apart from that, there should also be an inquiry with the appropriate local government unit on the supply and demand situation for fishery products as observed in the respective localities. Nangyari bang consultation ito? Bakit bigla-bigla na lang pagpapatigil ng pagbebenta ng mga nasabing isda? Also, there's a need to review the composition of NFARMC. Ito po ang composition ng NFARMC. A, Undersecretary of Agriculture as Chairman. B, Undersecretary for Interior and Local Government. C, 5 members representing the fisher folk, fish workers. And D, members representing commercial fishing, aquaculture, and fish processing sector. E, 2 fishery experts from the academe. And F, 1 representative of NGOs
involved in fisheries goal of the law. If they are the ones consulted regarding the importation of fish, why is there no representative from the fish market vendors and consumers? Fish vendors and consumers are affected by the issuance of these CNIs. So, yan. Ay, ang karugtong yan, mga kababayan, na ito ho. Pinanood ko kasi una yung ano eh, ito. Idudugtong ko na lang para hindi kayo malito, parang mahirapan kayo. Ito yung karugtong niya kanina. Inuna ko kasi. Why are they not consulted? Yan ang karugtong niya. Kailangan po natin alamin saan nanggaling ang masang-sang na amoy na ito na ginawa ng BFAR. At dito sa part na ito, nananawagan siya kay President Bongbong Marcos eh, kung anong ang gagawin. For one, FAO 195 is a 20-year-old issuance. Maybe it should be reviewed to be in tune with the needs of the industry. Dito, and I have no doubt that our president, that our dear president, Bongbong Marcos, who is focusing on fixing and cleaning the problematic system in the Department of Agriculture and its attached agencies, particularly BFAR, will be on top of this. So yan, no? Yun ang privileged speech ni Senador Raffy Tulfo na sinakyan ng napakaraming mga senador. Halos sumakay dito, sumakay si Coco, sumakay si Grace Po, sumakay si dami nilang sumakay, mga kababayan, pag pinanood mo, kasi umabot ito ng halos 3 hours itong ano ni Senador Raffy Tulfo, dahil nga napakaraming nagtanong sa kanya. Ang dami, pati si Lauren Ligarda bumaba doon sa pulpito niya sa taas eh, para magtanong lamang kay ano. Alam niyo itong mga senador, kapag maganda yung nakita ng isang kababayan natin ay okay naman, dahil sinusuportahan nila. Wala tayong question din sa pagsusuporta nila. Pero ang sa atin lang, napupuna lang natin sa tagal-tagal na ng panahon ay bakit ngayon lang nila ito na nakita. Si Senador Raffy Tulfo pa nakita na siya'y baguhan. Samantala, itong ibang mga senador dyan ay matanda na. Sila nga yung kinalyuhan ng puwet kakaupo. Medyo iba ata, nasaktan kanina, no? Na binanggit na nagkaroon ng kalyong puwet. Lumaki ng tiyan, kakaupo sa aircon, no? Na parang may mga senador na natamaan doon, mga kababayan. Diba? May mga senador doon natatamaan eh, na kinalyuhan na ang puwet kakaupo. Pero wala naman nakita at hangang-hanga sila dito sa ginawa ni Senador Raffy Tulfo, no? Dahil ito si Senador Raffy Tulfo, dilingid sa atin na siya ay baguhan. Pero siya yung nakadaming nakikitang issue na makakatulong sa ating kababayan, nahuhukayan. Yung iba eh, kinalyuhan ng puwet dyan, kakaupo sa Senado, pero wala naman, hindi nila naisip ito. Mula 1999 pa ito, napakatagal na palang problema ito, pero bakit ngayon lang nakita? Dahil sa tulong at pagpuporsige ni Senador Raffy Tulfo na mag-research, no? Para makita talaga yung problema. So, maganda yung nagawa ni Senador Raffy Tulfo. Sana tuloy-tuloy yan yung kanyang ginagawa na pag-tulong sa ating bayan para maayos itong ating bansa at matigil yung mga import-import na yan at suportahan itong ating sariling atin. So, para dyan kay Senador Raffy Tulfo, palakpakan natin muna. So, dyan. Hanggang dyan na katapos yung ating video. At maraming salamat. At kita-kits tayo mamaya. Makahanap tayo ng ibang video. Ngayon ay Bonifacio Day, holiday. So, mag-ingat kayo palagi, mga kumbayan. So, kung hindi pa nakasubscribe at nakalike sa ating page nito, pa-like at pa-subscribe na rin sa ating channel sa YouTube. See you next video.